Happy Easter po sa inyong lahat. Ako po si Father Jazz Shapko, ang Vice Chancellor ng Archdiocese of Lipa, gayon din po ang Private Secretary ng Arsobispo ng Lipa. Ang ating pong Archbishop, ang tawag po namin ay Archb. At dito po sa aming bahay, sa Archbishop's Residence, nakaranas po kami noong Marso ng 2021 hanggang Abril ng COVID-19. Halos lahat po kami dito sa bahay, sa Archbishop's Residence, tinamaan ng COVID-19. Kaya alam na alam ko po, dahil kasama po ako ni Archb sa lahat ng kanyang mga gawain, alam na alam ko po ang karanasan at alam na alam ko po ang mga pangyayari. Kaya hayaan nyo sa araw na ito, ikwento ko sa inyo ang ilang bahagi ng aming karanasan, kung saan kami nagpunta, na sa tingin namin kung bakit humantong kami sa pagkakaroon ng COVID. Si HB po ay na COVID case number 1704. Ang inyo pong lingkod, ang kanyang secretary, case number 10705. Magkakasama po kami hanggang sa ospital. Kaya pag tiningnan po ninyo at babalikan yung aming karanasan, nagsimula po ito sa napakaraming meetings, napakaraming pinuntahang official schedule ni HB. Una po ay nagkaroon po kami ng meeting dito sa Archbishop's Residence. Tinagpo ang iba't ibang grupo, lalo na halimbawa yung mga magdo-donate ng lupa para sa isang parokya na inihahanda dito sa Archdiocese ng Lipa. Doon po sa meeting na yon, kami ay nagkasama-sama, at doon sa meeting na yon, marami kami mga pinag-usapan. Ang ating pong Archbishop, kampante sa kanyang mga kausap, kaya dahil kampante, edi hindi naka-face mask. No? Pangalawa, kami po ay kasama din po ako, at ako po ang recorder at secretary ng mga obispo na magkaroon po ng regional meeting ang mga obispo ng rehiyon mula sa diocese ng Gumaca, diocese ng Lucena, diocese ng Buwak, Prelature of Infanta, Apostolic Vicariate of San Jose at Calapan, ganyan din po ang Archbishop sa Arcebispo ng Lipa, ay nagkaroon ng pagpupulong dito sa Archbishop's Residence. No? Nagkaroon din po kami ng mga pagpupulong sa school ng STC, kasama mga teachers ng USAL. Kung sa araw na yon, habang naggaling po kami sa Misa ng Patay, ang isang tatay ng isang pari. At pagkatapos po ng meeting na yon, habang nagmi-meeting pala, ay bigla naman nagkaroon ng alert level number 2. Tumaas ang alert level ng bulkan, kaya na-alarma ang lahat. Pero sa mga pagkakataong yon, pinag-iisipan na ho namin na magkakaroon kami ng pagpupulong sa hapon kasama ang mga leader laiko at mga kongregasyon na may planong mag-outreach sa mga evacuees ng Taal na noon ay nasa Talisay. At hanggang ngayon, nandun pa ho sila. So, ang napag-usapan po namin yon, kung ano mga gagawin. Pero nung pagkakataong yon, si Archbishop ay meron ng nararamdaman. No? Kaya yung kanyang sitting position medyo malayo na po sa karamihan, although we observe physical distancing. No po? And then, yung outreach na ginawa namin ay patungkol sa mga evacuees, at kami ho ay may mga pinupuntahang lugar. Nga lamang doon sa outreach na yon, si HB po ay hindi na nakapunta. No? At isa ang Padre Pio sa mga lugar kung saan dumating at dumagsa ang mga evacuees. Salamat po sa National Shrine of St. Padre Pio na tumanggap sa ating mga kababayan na nangangailangan ng temporary na masisilungan. At marami ho ang evacuees na dumating sa kanila. Si Archb po ay, dahil siya ang nagpaplano sa outreach, siya ho ay naunang pumunta doon. Pagkatapos ng isang event sa Talisay na parokya, siya ho ay nagpunta na sa evacuees para alamin, at kausapin, makiisa, malaman ang kanilang kalalagayan. No? Pagkatapos po ay si HB ay sa dialogue sa mga evacuees ay meron pong dialogue na nangyari. Pero nung araw din na yon at sa mga sumunod na araw, napakarami hong meetings at kailangan tagpuin ni HB ang lahat ng mga pari per life group. Siguro ho more or less 8 to 9 groups na halos araw-araw dumadating ang mga pari dito. No? Kakausapin sa concern ng mga pari, kamusta ang mga pari, kamusta ang Archdiocese, at ito ang aming mga
tinitingnan at tinitingnan ng arsobispo. No? Nung nagkaroon ng meeting, ang arsobispo, siya ho ay hindi naka-face mask, pero yung isa sa ka-meeting noon, suspect COVID-19 patient. Hindi ho namin alam kung ano nangyayari, pero dahil tawag ng panunungkulan ng arsobispo, dumalaw pa rin ho si Archbishop doon sa mga may sakit na madre ng kongregasyon ng MCSH. No ho? At nakakatuwa na sa kabila ng mga nararamdaman, ano, hindi ho natin alam, pero si Archbishop noon ay parang may nararamdaman na, siya ay naka-jacket na, pero hindi naman ho iniisip na COVID-19 na pala yon. E di siya ho'y naaanyayahan kahit sa abroad nung araw noon na yun, kahit gabi, alas 11 ng gabi, siya ho ay may conference na ibinibigay on church management sa Roma. Kaya ho yung oras doon, ay dito'y hating gabi, siya ho ay nagsasalita. Ano ho? At kinabukasan, meron hong meeting naman para sa Jubilee, may meeting ang core group para sa Jubilee year ng Archdiocese. At ako ho noon ay meron ding hiwalay na training sa Tagaytay. Sa Archbishop naman ay may meeting sa Padre Pio. Siguro po ay si Rose May, nakasama ng araw na yon, ang magkikwento sa inyo ano ang sunod na nangyari. Hello po, ako po si Rose May, staff po ni Archb dito sa Archbishop's Residence. Ako po ang kasama ni Archb doon sa Friday meeting niya po. Nung papunta pa lang po kami, nagsabi na po si Archb na hindi masyadong maganda ang kanyang pakiramdam. Siya po ay naka-jacket na noon. Pagdating po namin ng Padre Pio, habang nagmi-meeting po, halata ko po na si Archb po ay talagang hindi po okay. Tapos po ay siya ay nilalamig, siya po ay nakalin sa table dahil nang siguro po ay nahihilo o kung ano pong nararamdaman niya. Pero natapos naman po namin ang meeting. After po ng meeting, tinanong po ni Father Oka, si Archb, kung okay lang po ba dahil nang ramdam din po siguro nila na hindi okay si Archb. Sabi po ni Archb ay masama ang kanyang paharamdam. Pinag-prepare naman po agad ng Padre Pio ng soup na mainit po para po siya ay mag-iba ng paharamdam. Immediately after dinner, diretso uwi na rin po agad. Habang nasa sasakyan po, nagsasabi na po si Archb na ika-cancel na po yung mga schedule niya ng mga susunod na araw dahil kailangan, alam po niya sa sarili niya na kailangan niyang magpahinga. Mag-visit pa po sana siya kay Archbishop Ramon pero hindi na rin daw po niya kaya. Nung March 15, ako po ay meron ng sakit. Si Archbishop ay meron ding sakit. Kami ho ay nagte-text na lamang, pareho na kami naka-quarantine. Nagulat po ako ng kinabukasan ng madaling araw, tumawag siya sa akin. Ako'y kinabahan dahil akala ko may nangyari ng masama. Pero ang narinig ko kay HBI, magpapadala daw at tumawag na siya ng isang klinik o ospital na dadating dito para magkaroon ng swab sa amin, magsaswab para malaman kung kami ay na, just to rule out kung ito'y COVID o hindi. Una po ay rapid antigen. Una po si Archb, bago ako. So that was already March 16. Doon sa March 16, kami ho ay nag-swab antigen. Positive si Archb. Lumabas din ho ako ay positive din ng result. At ang mga kasama namin sa Archbishop's Residence, dahil meron na rin dalawa pang may sakit, pinatest na rin ho namin. Nag-positive din. Kaya ho, immediately na mag-positive sa antigen, nagpa-RT-CPR na po kami. The following day, March 17, habang kami naka-quarantine, lumabas po ang resulta, we tested positive. At nung hapon na yon, doon na nagsisimula at nararamdaman na sa amin ang difficulty of breathing. Kaya po ang ginawa sa amin, sa halip na kami sa kinabukasan pa isusugod sa ospital, that night, emergency, at 8 o'clock, isinugod na po kami sa ospital. Dahil noong panahong yon, wala pong lugar at walang punuan ng mga ospital dito sa Batangas. Kailangan pa ho namin dumayo sa kalapit probinsya, sa Dasma, Cavite, para sa ospital, para doon ma-ospital. Dahil doon lang po may bakanteng lugar. Salamat na lamang po sa De La Salle, salamat po sa pagtulong sa amin mula sa ambulansya hanggang sa pagdating doon sa ospital.
So, good day everyone. I am Dr. Mariato Partosa Jr., an internist and a pulmonologist here at De La Salle University Medical Center. So, we actually had him on March 17 and apparently, nagkaroon siya ng exposure unknowingly sa isang gathering at least 2 weeks bago yung makonfine siya. So, yun yung mahirap at that time. So, imagine March yun, yun yung peak ng surge ng COVID sa ating bansa. One day bago siya ma-admit noong March 17, so that was March 16 of 2021. Nagpa-RT-PCR siya, which turned out to be positive. So that was 5 days from the onset of illness. So buti na lang, may mga nag-aalaga sa kanyang mga doktor na doon sa lugar nila na at least kahit pa paano eh, na-attentionan kagad, na-screen kagad siya. Kasi isang factor yon in terms of any delay in the recognition of symptoms and diagnosis will have its significant toll or effect sa magiging outcome ng isang pasyente na infect ng COVID. Okay? So, yung x-ray niya ho, kung makikita nyo, ang COVID kasi ho, ang tinatamaan niya, yung tinatawag na ACE receptors, no, yung angiotensin converting enzyme receptors, marami ho yan sa katawan natin, yung ACE receptors. Particularly ho yan, marami sa lungs. Kung makikita nyo yung x-ray niya, yung maulap o yung maputi, nandito sa may bandang gilid. So, yan yung pinaka-concentration ng mga ACE receptors. Doon nag-a-attach yung virus na COVID. So, yung mga ulap-ulap na yan, signs ho yan na namamagay yung kanyang lungs, yan na ho yung pulmon niya na COVID. So, yan yung typical x-ray ng COVID na nasa gilid, papunta sa gitna. So, makikita nyo yung susunod na x-ray, yung nasa gitna, mas maulap na yung nakikita. So, from time na x-ray na initial na nakuha namin siya, medyo hirap na si Archbishop sa paghinga niya. Medyo may konting effort na. Pero, naka-oxygen na siya, more or less, nata-tide over. Okay? So, kaya niya yung paghinga. Unfortunately, yung condition niya na initially naka-face mask, mukhang nakikita namin, tumataas ang kanyang oxygen requirement. And at the same time, we did a repeat x-ray. Nakita nyo doon, kinabit namin siya doon sa tinatawag na high flow nasal cannula. Isa ring oxygen support to, kaya lang medyo concentrated and high flow. So, ibig sabihin, yung pressure, regulated yung binibigay na concentration of oxygen at may konting pressure para tulungan yung paghinga. It's a non-invasive auto-supplement. Kaya lang, eventually, sa COVID, may mga pasyente kami na itatawid sila with that apparatus alone. Kaya lang, unfortunately, Duque Archbishop, medyo on day 3 na naka-confine siya sa amin, or day 8 from the time of onset of symptoms, hindi niya talaga kaya at pumapangit yung kondisyon. So, eventually, we discussed to him na we need to intervene, na kailangan na siyang suotan ng yung tinatawag na endotracheal tube or yung tinatawag naming intubation. So, eventually, he will be needing support from a mechanical ventilator. So, eventually, si Archbishop na-intubate siya, no, on day 3 of hospitalization. And we gave everything, no? So, lahat ng nasa guidelines, katulad ng makikita nyo, yung tinatawag na hemoperfusion, parang hemodialysis yan, nililinis yung dugo, yung mga inflammatory cells sa katawan, tinutulungan tanggalin, no? Kasi talagang nandun siya sa stage of illness na tinatawag naming cytokine storm. So, yun yung peak of the inflammatory stage sa infection ng COVID. So, yung maruming dugong yan, nililinis. So, parang yung, in a way, yung hemodialysis, so kung may idea kayo, nililinis yung sistema through that system na parang hemoperfusion na parang kumbaga sa makina and nag-change oil. Kung titingnan po, yung kung first 7 days, talagang yun po yung talagang critical sapagkat si RGB po ay tinamaan ng severe COVID and then critical pneumonia. Ang lahat po ng mga kinakailang medical naibigay sa kanya. So talaga pong dumating sa time na sagad na at yung chances of surviving and living ay kung bibigyan natin ng porsyento ay parang 80-20. Pero yun nga po, sa patuloy na pagtutulungan ng siyensya at saka po ng walang humpay na pagdadasal, kitang-kita po namin yung
struggle talaga at pinagdaanan ni Archie, hindi madali. Pero yun nga po, sa biyaya po ng Panginoon at ng tulong ng Shensha, ay siya po ay nakatawid sa critical na panahon ng kanyang buhay. Kaya talaga pong yung biyaya ng Diyos ay umapaw noon. Yun po ay panahon din ng Holy Week, tapos ay mag-i-Easter. Talaga pong sabi nga ay between life and death noon ang kalagayan ni Archie. At kitang-kita po namin simula nang siya ay matubuhan para matulungan makahinga hanggang sa maalis ang kanyang tubo, hanggang siya ay makarecover. At talaga pong yun ay patunay na ang Diyos ay talagang bumabed ni Archie sa panahon na nasa pintuan na siya ng kamatayan noon. Isa pa sa mga binigyan namin kay Archbishop, yung tinatawag na convalescent plasma. So binigyan namin siya ng convalescent plasma, I think he had 2 transfusions, no? Yung convalescent plasma kasi, yung mga antibodies natin nandun sa plasma cells. No? Sa dugo natin, may preparation niya, sineseparate yung pula, yung pinaka-sediments, nakukuha yung supernatant, to yung nasa ibabaw, yung parang tinitining yung dugo, yung concentrate nasa baba, yung pinaka supernatant fluid, which is the plasma, yun yung pinaka part ng blood na nandun yung pinaka antibodies, no? So ito, nung ka mga early stages of COVID management, binibigay namin to kasi hoping na yung antibodies na nakuha namin sa plasma galing sa mga COVID survivors, in a way, matulungan yung system o yung body ng pasyente. Okay? So yung intubation na yan, actually, may stages, may tinatawag kaming weaning protocol, no? Titignan namin kung kaya na ba ng pasyenteng ma-liberate or matanggal sa machine. And then, kaya niya nang huminga on his own. So, good thing, nandun kami sa second week of illness, no? Second week of hospitalization. That was the time we tried weaning or yung tinatawag namin exercise na hopefully ma-wean off or matanggal na namin sa makina. I forgot to mention, nga pala, si Archbishop, at that time, imagine the situation na kayo'y parang nalulunod, no? Yun yung pakiramdam, no? So, hirap na hirap huminga. Unconsciously, may pagkakataon, no? Ika-tatlong araw niya nakatubo, naghugot ng tubo yan si Archbishop. So, eventually, sakit sa ulo nun, no? Kasi, syempre, we have to reinsert that. Eh, minsan, yung time is of the essence. Minsan, marami kaming pasyente, nahihirapan kami ibalik yung tube. Nagtutuloy-tuloy sila. So, medyo delicate yung procedure. We referred him to an anesthesiologist who rapidly assess and address the airway management. So, nag-re-intubation din kami sa kanya. That was day 3 of intubation, no? Kaya talagang ang daming dinaanan ni Archbishop na trauma sa kanyang And another is, siyempre, minomonitor namin yung oxygenation, yung carbon dioxide sa katawan. So, every day, almost every day, kinukuhaan sila ng blood gas. Just to check on the status, no, yung oxygen requirement, yung carbon dioxide. Those are the parameters na tine-check namin kung ang lungs ay gumo-okay at gumaganda na yun, nababawasan na yung pamamaga sa lungs. No? Imagine ako, na-experience ko rin yan. Ang sakit niyan eh. Kasi kukuhaan ka ng dugo, karayom sa mismong ugat, hindi siya yung ordinaryong blood test lang eh. Ito talaga yung pulso mo ang kukuhaan, yung artery. So, I've been a patient din kasi ako yung naging suspect na COVID nung early stages ng 2020. So, alam ko yung dinadaan ni Archbishop, no? Kaya lang hindi naman ako na-intubate, no? Yung lung, yung serial blood gas. So, sabi ko, alam ko, pahirap sa mga pasyente na sakit. Kaya lang, you have to explain sa pasyente, kailangan namin gawin yun. Pero eventually, hindi na ganun ka-seldom or frequent namin ginawa. Guided na lang kami ng mga oxygen, saturation monitors, yung tinatawag ng pulse oximetry. Now, as you can see, yung mga succeeding x-ray ni Archbishop, gumaganda na, no? Nagla-lighten up na. Along with that, kasama dyan, yung oxygenation levels, gumaganda na. So, eventually, those are the parameters or yung mga checklist na tinitingnan namin na kung ang pasyente ay nagre-recover na yan, mukhang pwede nang tanggalin sa machine or mahugot na yung tube. Kaya lang, unfortunately, yung ibang pasyente hindi katulad na pinalad ni Archbishop kasi may mga pasyente kami persistently talagang puting-puti yung kanilang lungs. So, yung mga pasyenteng yun, iba ang nagiging kahinatnan. And eventually, nauuwi sila sa tracheostomy. So, good thing, ewan ko kung maalala ni Archbishop, that was Easter Sunday, na-liberate namin siya from the
ventilator, and at the same time, sinabi ko, lalaya ka na, Paskong pagkabuhay, eventually. Napaka-timely na, nung tinanggal namin, parang, divine providence, or what? So sabi ko, instrumental kami. At kinakawayan pa ako ni Archbishop noon, ewan ko kung maalala niya yan. Lapit daw ako sa kanya, so may hawak na rosaryo. Sabi ko, wag muna ako, hindi pa ako pwedeng pumasok sa kwarto niyo. Ano pa kayo? Highly infectious pa kayo, although fully recovered. Gusto na makipagkwentuhan na ata at that time. So, yun lang. And eto ngayon, kung makikita nyo ngayon, yung before and after x-rays ni Archbishop. Kung makikita nyo, puro ulap yung nasa may bandang kanan. Yung sa kaliwa, kita nyo ngayon, maaliwalas na yung kanyang baga. Yung kanyang x-ray is yung itim, yan yung normal lungs, mahangin, puro itim lang makikita. Yung puti ho sa gitna, yan ho yung puso. Huwag kayong matatakot dyan. So, just look at the black sides, no? If you will compare doon sa unang x-ray, halos wala na kayong makitang itim. So, ibig sabihin nun, ganun kaulap, ganun kapamamaga ang naaranasan ng kanyang lungs during the COVID infection. Salamat po sa mga doktor namin. 5 days after ng hospitalization ko, ako po'y umuwi. And ang aking billing po sa akin, that I would continue my quarantine until after 21 days. Yun po ay simula noong March 17 until April 2, Good Friday. Kaya po, noong Good Friday, officially, graduate na po ako ng quarantine, officially a COVID survivor. Kaya po, sabi ko noon, it is indeed a Good Friday. Sa loob po ng 3 weeks, ako po ay nasa ospital, ICU. Napakahirap po sa loob ng 3 weeks. Sapagat until the Holy Week, nasa ospital pa ako. At alam niyo po, nasabi sa inyo ni Dr. Partosa at naipaliwanag sa inyo ni Father Jazz kanina, ni Rose May, kung paano ako nagkaroon ng COVID. Ang ikwekwento ko po sa inyo ngayon as witnessing ay mga pangyayari nung nakarang Holy Week, 2021, Holy Tuesday. Alam niyo po, intubated akong 3 times. At alam niyo po, sa picture na nakikita niyo, there was even a time na ako po ay nakatali sa ospital, sa aking hospital bed. At hindi ko makagalaw. Sapagat binantayan ako ng maigi ng mga nurses at doktor na hindi na hugutin uli. Sapagat pag 3 beses ka nang na-intubate, sure, bubutasan ka na dito sa inyong lalamunan. Kung kaya't po, Holy Tuesday, napakalinaw. Ako po ay I was agonizing to breathe. Hindi na po ako makahinga sapagat since my tube ang aking bibig, ang aking lalamunan dito, punong-puno ng laway. At sabi ko, I was really gasping for air. Hindi ko makatawag, hindi ko makapagsalita, hindi ko makapagkaway. Sapagat it was in the middle of the night. Alam niyo po, I prayed to my guardian angel. Sabi ko, wala akong ibang matatawagan ngayon. Sabi ko, pwede ba, guardian angel ko, pwede bang tawagin niyo ang guardian angel ng nurse na nasa labas? At sabihin niyo po kung pwede, isaksyon ang aking laway. Sapagat, napakahirap po basta intubated ka. Napakahirap. Tila'y iinit ang ulo niyo. Sapagat gustong makahinga. Pero nagtataka ko, yung gabing yun, wala akong nakitang nurse. Dun sa harapan ko, salamin yun. Pero nagtataka kayo, sapagat dito sa right side ko, meron CR. At ito sa CR, toilet, ay kasi adjacent to my room, is another room, isang pasyente pa. Doon lumabas ang isang nurse na may dala ng suction. At thanks be to God,
nagpasalamat ako sa aking anghel. Sapagkat, tila'y, hindi ako iniwanan ng Diyos, hindi ako iniwanan ng anghel. Sinaksyon ang aking laway, and sabi ko, salamat sa Diyos. Pangalawang kwento kong ibig sabihin sa inyo ay, there was a time na, I think that was Holy Thursday. Yung Holy Thursday po ay inalis na ang aking ang tubo sa aking bibig. At it was already midnight. Magtataka ka sapagkat ang ingay-ingay sa tilay sa left side ng aking room. Sabi ko, sino kayong mga batang iyon nagtatakbo, naglalaro, nagkwikwentuhan, ang ingay nila. And suddenly, there was silence. Sabi ko, ah, siguro. Kasi po ang isip ko ay yung lasal namin sa dito sa Lipa. Ang aking residence at ang De La Salle, Lipa, ay kapitbahay lamang. Kaya iniisip ko, ah, siguro may mga bata dito nagre-recollection. Pero I noticed that they were praying. Darinig-darinig ng aking ang tainga na nagdadasal siya. Sabi ko, ah, let it be ng mga batang ito naglaro, magkantahan. But they were really praying. Pero nung tapos na ang aking stay sa ICU, ako ay nasa regular room. Tinanong kong aking pamangkin, si Doktora Bingbing Carcera, ang pamangkin. Sabi ko, Bing, sino ba yung mga batang iingay-ingay nung Holy Thursday? Sabi niya, Uncle, wala naman ditong bata. So nagtaka ako, sino ba yun? I prayed to my guardian angel. Sabi ko, kahit pala tayo may sakit, nandiyan pa din ang magbabatay ang Diyos. They were praying for me. At alam ko po na yung Padre Pio at ang community, mga pare, mga madre, lahat, mga friends ko, mga kakilala sa akin, mga Batanggenyo, nagdasal sa akin. Pero ang nagdasal sa akin ay mga anghel, be devoted to your guardian angel. Ang bawat isa sa atin ay may guardian angel. Huwag niyong kalimutan. Talk to your guardian angel. They are always there sa akin. So, after po noon, sinabi ko po sa kanya, medyo parang hindi po ata possible yung may naririnig siyang mga bata. Kasi ho, ang ICU ho, tsaka ang ospital ay mahigpit na hindi nagpapapasok ng mga bata nung time na yon. Ganun din po, bawal po yung naglalaro doon kasi kami nga pong mga doktor at mga hospital staff ay bawal pumasok at lumabas at magpakalat-kalat dun sa ospital. Lalo na po dun sa COVID ICU. Kasi limitado po o kinokontrol po yung pasok at labas ng tao. Yun po yung parang nagtaka kami kung saan niya po naririnig yung ano yung mga bata. Pero yun po, halos gising na ho naman siya noon. So yun po yung kinonfirm ko na wala pong physical o actual na bata na pwedeng pumasok doon sa loob ng ICU. Kasi madami hong mga gwardiya din doon, tsaka bawal ho yung bata noon, lalo na sa ospital. Ang pangatlong kwento ko sa inyo ay tungkol sa, again, that was Holy Thursday in the middle of the night. Walang doktor, walang nurse, wala akong nakita. But there was a doctor. First time ko po makita yung doktor na iyon ay, sorry po, yung doktor ay naka-PPE na ang kulay ng kanyang PPE is yellow. I want to conclude it was golden. Napakalaking lalaki. Sabi niya, I want to check your vital signs. Ang tagal-tagal, almost 15 minutes po, nag-stethoscope sa akin. Sabi ko, parang dito doktor, sapagkat ang mga doktor, especially COVID ako,
ay hindi papasok doon in the middle of the night na walang nurse. Middle of the night, mag-check ng aking vitals, mag-BP sa akin, ay mag-stethoscope. Sabi, after 15 minutes, sabi ko, ang tagal naman ng doktor na ito. Sabi sa akin, Archbishop, you are healed. Nagtaka ko sapagkat ang dapat mag-declare ay ang doktor ko na main doktor, Dr. Bellio. Siyang expert ng COVID sa Dirasal. Sino ba itong taong ito? Tingnan nyo. Usually, pag pumapasok ang doktor, ay may nurse. Pero in the middle of the night, sino itong taong ito na walang kasama na nurse or an attendant? Pero nandiyan siya. Matagal akong kinausap. Sabi niya, you're here. Sino siya? I don't know. Hindi ko alam. Last story ko sa inyo ay magtataka kayo. Sapagkat ang kwento ito ay nung ako'y, I think that was already Good Friday, nakuha ko na ang cellphone ko at sinacharge ko. At habang sinacharge ang cellphone ko, nakita ko ang dalawang napakalinaw na picture sa aking cellphone. Pope St. John Paul at Padre Pio. Sabi ko, kung ang mga anghel nagbabantay sa atin, Pope John Paul, nasa kanyang panunungkulan bilang Santo Papa, naghirap siya. And he offered himself to the Blessed Virgin Mary. Lahat ng hirap na dinaanan niya nung siya'y malapit ang mamatay. And Padre Pio, alam ko kasama ko kayo ngayon na may sakit. Sabi ko, sa pagparamdam ni Padre Pio, sa pagparamdam ni Pope John Paul, alam natin na nandiyan lamang ang Diyos. Kung kaya't ako'y natutuwa, pagpasalamat sa tumulong sa akin kay Pope John Paul, kay Padre Pio, na tinulungan ako. Hindi ko alam. Sabi ng doktor, Dr. Partosa, Dr. Bellio, at kanina na narinig nyo kay Dr. Liza, isang madre, almost 20% to live. 20%, 80% dying po ako. Pero, ganoon ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At ang pinakalas na kwento ko sa inyo ay Holy Thursday, I receive a video message tungkol sa isang bata na parang Claire Ryan. Itong batang ito ay nung binuksan ko ang aking cellphone, iyak nang iyak ako. The whole of Good Friday, umiiyak ako. Sapagkat sabi ko, yung Gethsemane ay lugar na kung saan inihanda si Jesus bago siya mamatay, bago tanggapin niya ang hirap ng buhay. It was so beautiful. Parang recollection ko yung Good Friday iyon. Buong araw, ulit-ulit na inaawit, piniplay ko yung Gethsemane. Ang Gethsemane, isang lugar nagpatutuo, mahal tayo ng Diyos. Ang experience ko last year, habang ako'y nasa sa COVID, was a Gethsemane for me. Pakinggan po ninyo ang Gethsemane na awitin ito. Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me. So he went willingly to Gethsemane. He fell all the way.
was made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. Alam ko po na naramdaman ninyo pagmamahal ng Diyos. Ito po ang first picture ko habang nasa ICU. Ito po ang picture. That was Good Friday. Truly, this is a Resurrection Day, Easter Sunday. Sapagat nagising po ako o na lumabas na sa ICU. Pinayagan ako na i-transfer sa regular room. It was Black Saturday. It was on the eve of Easter Sunday. Maraming realizations. Alam niyo po, sa unang mga oras ko habang nasa regular room, hindi na ako makalakad. Alam niyo po, napakahirap sa akin magsalita. Sapagat for 3 weeks, wala akong kausap. At meron kong tubo. Napakahirap po sapagkat tila'y ang katawan ko ay walang exercise. Palaging nasa bed lamang ako. Napakahirap po sapagkat nakatali ako. At truly enough, it was Easter Sunday. Kasama ko sa video rosary namin ang aking family. At ako'y natutuwa sapagkat binuhay ako ng Diyos. Kasama ko si Jesus na nabuhay muli. It was a blessing for me. Second life, ika nga. At sa Easter Sunday, kitang-kita mo ang mga realizations of the suffering. Yung pala'y pinaramdam sa akin na together with Jesus, you suffer. Pero kasama mo si Jesus. Kasama ko si Jesus habang ako'y nasa bingit ng kamatayan. At ako po ay bumalik sa residence Easter Monday. Kaya po, buhay na buhay ang Diyos na makita natin na ibang-iba na ang isang tao may pananampalataya. Ang isang taong minamahal ng Diyos. Maraming realizations ang nakita ko. Una, pag may sakit ka, you're always in the hands of God. Kayo po na may sakit, kayo po na may nararamdaman ngayon, ipaubayan ninyo. Alam niyo po ang pinakamahirap sa akin nung pagsabi kong yes, i-intubate ako. Napa-split second lamang. At nung matapos yon ay lahat ginawa na sa akin, hindi ko na alam. Sedated po ako. Iniwan ko na po itong singsing kong ito. Sabi ko, lalabas ako dito, cremated na. Pero hindi. Binuhay ako ng Diyos. Binigyan ko pagkakataon na makapaglingkod pa, search dayos uli pa. Pangalawa, meron tayong ambisyon sa buhay. Marami tayong plano sa buhay. Pero, live according to the grace of everyday life. Araw-araw po. Yan lamang. Make somebody
someone happy sa buhay ninyo. At ito po ang aking result ng aking from the time na ipasok ako noong March, after so many months, after a year, ito na po ang aking lungs. Realizations na pagbalik ko, tuwang-tuwa ang staff, ang aking mga kasamahan sa bahay, sa Bishop's Residence. Bumalik ako sa ICU, sa De La Salle. At nung bumalik pa ako, I think that was last month, umiiyak po ako. Sapagat yung bed where I stayed for several days, sabi ko, ito na sana ang deathbed ko. Bumalik ako dun sa door ng ICU. Dito na sana ako mamamatay. But the Lord has given me life. Ang pagpapasalamat ko po sa inyong lahat sa pagdarasal na nabuhay ang inyong lingkod at maraming realizations pala. Maraming plano sa buhay, maraming ambisyon tayo sa buhay, ngunit just live according to the day. Hari nawa po, magbigay ito ng aral sa atin that together with Jesus, we will live. Ako'y pinagdarasal ko din ang mga yumauna because of COVID, pero I know that they are in the hands of God. So maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Hari nawa, ang aking witnessing ngayon, maging buhay na alaala ng COVID ay naging bahagi na ng aking buhay. And every time I recall that moment, it is a moment of thanksgiving to God. It's because God has given me another time, another opportunity to serve Him. Happy Easter po sa lahat sa inyo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew.